Tigilan na ng Senado ang pag-atake sa Kamara. Yan pong hirit ni House Speaker Martin Romualdez kasunod ng patuloy nilang akusasyon na ang Kamara ang nasa likod ng People's Initiative. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. May mensahe si House Speaker Martin Romualdez sa Senado. There's just 24 of you. Get your act together. Focus. Okay? Focus on your work. All right? And stop hitting on Congress. And maintain parliamentary courtesy. Lest 300 congressmen start picking on, well, the delays that you have caused the nation in legislation. Okay? Sinabi yan ni Romualdez matapos patuloy na akusahan ng mga senador ang Kamara bilang nasa likod ng isinasagawang pagkalap ng pirma para maamyendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Isinantabi pa ng Senado ang resolusyon para sa pag-upo ng Kongreso bilang Constituent Assembly para baguhin ang ilang economic provisions lamang ng Konstitusyon habang patuloy na umuusad daw ang People's Initiative. Sabi ni Romualdez, ganito rin ang nangyayari noon. Lahat ng mga House of Representatives nakapasa ng mga resolutions to revisit the Charter. Pero nagugulat po ako pagka na-transmit na sa Senate, parating dead on arrival, parang ayaw pag-uusapan. And I believe it has never been the intention of the Philippine Constitution to arrogate unto a few senators the veto power, particularly a veto power to stop any discussion on charter amendments. Sinulatan din ni Romualdez kahapon si Senate President Juan Miguel Zubiri para ulitin ang suporta ng Kamara sa bersyon ng Senado sa resolution of both houses 6. Just to assure him, to assuage any hurt feelings that they have been suffering, because nakikita mo medyo na ano yung senador eh, kung ano ang mga sinasabi, pero huwag na natin patulan. Idiniin ng Speaker na ang People's Initiative ay isa sa tatlong paraang nakasaad sa Konstitusyon para maamyendahan ang Konstitusyon. Wala raw nakalagay roon na may kapangyarihan ng 24 na senador na kontrahin ang gusto ng taong bayan. Imbes daw na kung ano-anong multo sa tsatsa ang nakikita ng Senado, ang tutukan na lang daw nila ay ang pagpapasa ng mga batas. Tutukan na lang yung trabaho nila? Parating inano tayo porque tapos na yung trabaho natin eh. Kadugay. Wala kayong pakialam sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga congressman at yung mga senador, trabahuin natin yung legislation. At sa sinabi ng kanyang pinsang si Senator Amy Marcos na si Romualdez umano ang nasa likod ng pamimigay ng 20 million pesos sa bawat legislative district para isulong ang People's Initiative. And that is baseless. Siguro, kausapin mo na lang siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and you know, she has the proper means and the ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC. Let her prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate. Eh. Tinanong din si Romualdez, singil sa pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa kanilang relasyon. As my Vice President, as my Secretary of Education, she has my full support. I don't know what I have said or done to attack her. Please identify those actuations, if any, kung nakikinig siya sa mga marites o kung kaninong senadora dyan, that's up to her. But, miski paano, may pinagsamahan din dati. Sa totoo lang po, namimiss ko siya kasi dati marati kami magkasama. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng bise tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.